sa nagtanong. Puntahan po natin si texter 0919-7232-208. So, ganito po ang kanyang katanungan. Assalamu alaikum, brad. Wa alaikum salam. Tanong lang kung ang lalaking Muslim ay pwede mag-asawa hanggang apat. E ganun din ba ang babae? It's me, Ria Lynn Usman ng Dato Piang. Ang kanyang katanungan, Sheikh Mukasid, ay kung ang lalaki daw ay, ang lalaki sa Islam ay pwedeng mag-asawa ng hanggang apat, ang tanong niya ay pwede rin bang mag-asawa ng hanggang apat yung babae, no, sa Islam, yung Muslima. Well, ganito po ang ating kasagutan dyan, no? Basahin natin at intindihin natin itong utos ng dakilang tagapaglikha, utos ng Allah. Para ba ito sa mga kababaihan o para ito sa mga kalalakihan? Ganito ang sabi niya sa Suratun Nisa, chapter 4, ang talata ay 3. Sa 3 tayo magsimula, Ustaz. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, basahin mo, Brother Tabasom. Ayusin mo, ha? Okay. At kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa mga babaeng ulila. Ay, simulan mo dito sa simula dito. Yan. Yan mo. Yan mo simulan. Ah, sige. Ah, tama ba? Yes. Ah, sige. Tuloy lang. Kayo ay magsipag-asawa ng ibang kababaihan na inyong mapusuan mula sa dalawa o tatlo o apat na tapwat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa kanila. Kung gayon, ay mag-asawa lamang ng isa. Kung ano ang angkin ng inyong kanang kamay, alalang baga ang inyong mga aliping babae. Ito ay higit na angkop sa inyo upang kayo ay hindi mabulid sa kawalang katarungan. Ayan. Sabi niya, ulitin ko, sabi ng dakilang tagapagliga, sabi niya, matabalakum minan nisa, sabi niya, at magsipag-asawa kayo ng kababaihan na inyong mapusuan. Aba, sinabi niya, kababaihan. Hindi niya sinabing, at mag-asawa kayo ng mga kalalakihan na inyong mapupusuan. Sa makatwid, dahil ang binanggit niya ay mag-asawa daw ng kababaihan, ibig sabihin, ang utos na ito para sa mga lalaki, ustads. No? Pinag-utusan ang mga lalaki na mag-asawa daw. Ano ang asawahin nila? Mga kababaihan na kanilang mapupusuan. And then sabi niya, mathna, dalawa, no? Wathulatha, o di kayo tatlo, warubo, or apat. Oh? Dalawa, tatlo, apat. Yan. Mamimili na lang doon, no? Kaya mo ng dalawa, pwede rin. Kaya mo ng tatlo, pwede rin. Or apat, pwede rin. Ngunit, sabi niya, kung hindi mo kaya ito, ang sabi niya ay fawahida. Asawa ka ng isa lamang. Yun po ang utos ng Allah doon sa mga lalaki. At hindi niya pinag-utusan ang mga kababae, na mag-asawa ng hanggang apat. Kasi ang hustisya po sa mga kababaihan, mag-asawa sila isa lang. Hindi pwede na sila'y mag-asawa rin ng apat katulad ng sa mga kalalakihan. No? Ngayon, maaring i-question ng ating kapatid, kung ganun ay ito ay isang bagay na hindi makatarungan. Pwedeng sabihin niya ganyan, eh. Hindi makatarungan sapagkat
kung talagang equal, eh dapat apat din sila. Yun nga po ang katarungan eh, para sa mga kababaihan. Isa lang dapat ang para sa kanila. No? Yun ang katarungan para sa kanila. Dahil bakit? Kung maging apat ang kasama ng isang babae, hindi na yun makatarungan para sa kanya. Mapapasama na siya doon. Mapapasama siya. Ngayon, hindi mo na rin pwedeng kukwestiyonin ang mga bagay na kung saan ay pinagpasyahan na ng dakilang tagapaglikha at ng kanyang sugo. Yung mga bagay na napagpasyahan na, na desisyon na ng dakilang tagapaglikha na ang lalaki ay hanggang dyan lang mag-asawa at yung mga babae hindi sinabi mag-asawa ng apat din, kung ano yung na-desisyonan na pagpasyahan ng dakilang tagapaglikha, hindi mo rin ito pwedeng kukwestiyonin, no? Or magkakaroon ka pa ng sarili mong pagpapasya tungkol sa mga bagay na yun. Hindi pwede yun. Ang alam mismo ang nagsabi niyan sa chapter 33, ang talata ay 36, sabi niya ganito, ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, hindi marapat para sa isang mananampalatayang lalaki o sa isang mananampalatayang babae na kung ang isang bagay ay napagpasyahan na ng Allah o ni Allah at ng kanyang sugo, na magkakaroon pa sila ng anumang pamimilian tungkol sa kanilang pasya. At sino man ang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo, katotohanan siya ay napaligaw sa maliwanag na kamalian. Yun po ang sinabi ng dakilang tagapaglikha. So kung sinabing utos yun sa mga lalaki na mag-asawa hanggang ganun, huwag ka nang sumingit yan sapagkat mapapasama ka lang kapag ka ika'y mag-iba ng landas, no? Katotohanang magkakamali ka. Sabi niya eh. Katotohanang siya ay napaligaw sa maliwanag na kamalian. No? Kaya kung susundin mo ang utos ng Allah, hindi ka maliligaw, hindi ka magkakamali. Ngayon, magkakasakit ka pa ng kung ano-ano mga sakit dyan, imantakin mo apat ang asawa mo tapos babae ka, no? Maya gagamitin ka. Disgrasya lang 'yan, 'di ba? Kung nakakasama o kung ito'y nakabuti sa iyo, tiyak na ipag-utos o hindi ipagbawal ng dakilang tagapaglikha. Okay? 'Yun po.